Kung di nyo pa napapanood ang episode 2 hanggang episode 8 nitong video series natin sa electrical system design, may sasuggest ko, panoorin nyo muna siya kasi related siya dito sa episode natin ngayon. Ibig sabihin, kung papanoorin mo to, dapat napanood mo na yung mga episode na yun. So tara na, dito sa optional feeder and service load calculation. Mula sa mga past episodes natin, nakita tayo ng iba't ibang paraan, di ba, kung paano mag-size ng service or feeder natin. Meron tayong true design analysis at meron din tayong true schedule of loads. Bali ngayon, meron tayong optional calculation na si PEC rin mismo nag-provide. Pwede natin sabihin, optional calculation to para sa design analysis. Bali, itong optional calculation na to para sa sizing ng feeder and service load. Wala nang iba. Walang optional dun sa pagsasize ng mga conductors ng motor, circuit breaker niya, or other loads. So, yun na yun. Pagdating lang sa feeder and service load, dun lang meron mga optional calculation. Bali, lalabas ngayon, di ba, meron na tayong tatlong calculation sa pagsasize ng feeder and service load. Bali, ito sa Article 2.20.4, optional feeder and service load calculation. Dwelling unit, feeder and service load. This section applies to a dwelling unit having the total connected load served by a single 230 volt set if two wire service or 115/230 volt or 208Y or 120 volt set of three wire service or feeder conductors with an ampacity of 100 or greater. It shall be permissible to calculate the feeder and service loads in accordance with this section instead of the method specified in Part 3 of this article. Bali, yung part 3, yun yung ginawa natin all throughout mula episode 2 hanggang episode 8. The calculated load shall be the results of adding the loads from 2.20.4.3b and c. Ibig sabihin, ipag-a-add lang natin itong nasa b at nasa c. Feeder and service entrance conductors whose calculated load is determined by this optional calculation shall be permitted to have neutral load determined by 2.20.3.22. Bali, ang supply kasi natin, di ba, is line to line. Bali, wala muna tayong neutral load ngayon kasi wala pa tayo sa 3-phase. So, i-skip muna natin to. Bali, pasok na tayo dito. General loads. The general calculated load shall be not less than 100% of the first 10 kVA plus 40% of the remainder of the following loads. Ano yung kasama dun sa mga general loads na yun? Number 1, 24 volt ampere per square meter, more on dwelling unit siya, di ba? For general lighting and general use receptacle, the floor area for each floor shall be calculated from the outside dimensions of the dwelling unit. The calculated floor area shall not include open porches, garages, or unused or unfinished spaces not adaptable for future use. Number 2, ito pa isang kasama, 1,500 volt amperes for each 2-wire, 20 ampere small appliance branch circuit, and laundry branch circuit covered in 2.10.1.11C1 and C2. Tapos, pangatlo, the nameplate rating of the following. All appliances that are fastened in place, permanently connected, or located to be on a specific circuit. B. Ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units. Tapos C. Clothes dryer that are not connected to the laundry branch circuit specified in item 2. Tapos water heaters, the nameplate ampere or kVA rating of all permanently connected motors not included in the item 3. Pagkatapos, mapapansin natin ito, general loads to. Lahat ng pasok dito, yung unang 10 kVA niya, 100%, tapos yung matitira doon, ipo 40% natin. Ibang kaso itong letter C. Sa letter C, heating and air conditioning load. The largest of the following 6 selections, load in kVA shall be included. Bali, ang nilagay ko lang dito sa air conditioning load, hindi na ako naglagay sa heating. Since sa Pilipinas naman, di ba, parating mainit. So, kung mainit, di ba, ano yung mga load mo? Pampalamig. 100% of the nameplate ratings of the air conditioning and cooling. Tapos dot. Yung iba kasi dyan, puro heating load na siya. Ngayon, tignan natin itong example design for ni PEC. Bali, ito, single family dwelling unit up to 150 square meters floor area optional calculation. Nakita naman, di ba, yung nilagay niya? Same condition as example design 3. Ibig sabihin, di ba, yung floor plan natin, yung design natin, yung pa din. So, ngayon, hindi ko na bubuksan yung floor plan kasi ang focus lang nito is yung optional calculation. Tandaan natin ulit, yung may first 10,000, pagkatapos yung butal nun is 40% na lang, general loads yun. Lahat ng pasok dito. Tandaan, pagdating dito sa kabila, heating and air conditioning load. Naka-specific sa air conditioning load. Pagdating naman dito sa general loads, di ba mapapansin natin, merong mga ibang motors na pasok dito. Bali, keep that in mind.
hindi lahat ng motors mapupunta dito sa kabila. Ang motors na specific na nandito is yung air conditioning load. Pero kung may mga iba tayong motor na iba yung ginagawa niya, papasok siya dito sa general loads. So, puntahan na natin ulit yung design for ni PTC. Bali, same condition as design 3, di ba meron tayong apat na motor doon? Yung tatlong motor is aircon, dalawang 1 horsepower at isang 1.5. Tapos yung pang-apat naman is yung 1 horsepower na water pump. Ibig sabihin, yung water pump, pasok siya doon sa general loads. Pagdating naman doon sa tatlong motor, papasok sila sa air conditioning load. Kasi di ba, specific sila na air conditioning. Bali, eto na siya. Makapansin natin, di ba, pinagbaliktad ni PEC yung compare doon sa provisions. Sa provisions kasi, di ba, mauna tong general loads, pagkatapos yung heating and air conditioning load. Pero dito sa example design for niya, ang nangyari, una yung air conditioning load, tapos naging other loads na lang yung iba. Pagdating sa air conditioning load, bali ayan, meron kang 2 1 horsepower room air conditioning unit, 8 ampere times 230 volts times 2 dahil dalawa. Bali ayan ulit, 3,680 volt ampere. Pagkatapos naman, 1 1.5 horsepower room air conditioning unit, 10 ampere yung full load current times 230 times 1, so 2,300 volt ampere. Pakitandaan, lahat sila ay naka 100% demand factor. Pagdating naman sa general loads natin or other loads, ito na siya. Yung 24 volt ampere per square meter, yung 20 ampere na small appliance brand circuit, yung 20 ampere na laundry circuit, tapos yung mga iba't iba pang load, katulad ng electric range, water pump. Bale, ito, pagdating sa general lighting, 145 square meter times 24 volt ampere per square meter, 3,480 volt ampere. Tapos pagdating doon sa small appliance, di ba, constant siya na 1,500 volt ampere. Ganun din sa laundry. Tapos yung range natin, 8 kilowatts, so 8,000 volt ampere. Pagdating naman doon sa water pump, since 1 HP siya, di ba, bali 8 ampere siya. So 1 times 8 times 230, so 1,840 volt ampere. Mangyayari itong general loads na to or other loads, sila muna yung isusuma total mo. Once na makuha mo yung suma total nun, yung first 10,000 at 100%, pagkatapos naman yung matitira, yung remainder at 40% demand factor. Pagkatapos nun, once na makuha mo tong dalawa na to, ipa-plus mo na sila dun sa air conditioning and heating loads. So, try natin i-verify itong mga calculation na to. Tignan natin kung itong mga calculation na to lalapit dun sa part 3 or dun sa naunang design analysis natin. So, kung magkalapit sila, edi okay. Kung mangyari na mas mataas to, nasa sa iyo yun para mag-decide kung hahabol ka dito or mag-stay ka na lang sa naunang calculation. Kasi diba, wini-weight mo din eh, yung economics tapos yung safety. Kung ma-optimal mo naman yung dalawa, diba, okay na yun since safe naman rin yung unang calculation. Ngayon, try na natin i-suma total to tapos tignan natin kung magkakapares na sagot. Bali, ito na yung calculator natin. So, 3,480 plus 1,500 sa small appliance, 1,500 sa laundry. 8,000 sa range, and then yung water pump natin, 1,840 volt. Ayun, so 16,320 nga siya. Makapansin natin, di ba, yung pinagkaiba nitong part 4 doon sa part 3, doon sa brand circuit calculation, lahat ng motor doon sa part 3, 100% demand factor. Pagdating dito naman sa optional calculation na to, yung mga room air conditioning lang or heating, yung nakapalo sa 100%. Ito, masasubject na to doon sa first 10,000 at 100%, tapos yung remainder is at 40% na lang. Bali, gagawin natin, 16,320 minus 10,000, kasi yung 10,000 at 100% na siya, di ba? Ito yung magiging remainder, 6,320 at 40% demand factor daw, di ba? So, i-multiply natin siya by 0.4, 40%. At ayun nga, 2,528 volt ampere. Since nakuha na natin yan, pwede na natin sila lahat ipag-sum up. So, plus natin yung 10,000 at 100%. Bali, may 12,528 tayo. And then, plus na natin yung mga ibang air conditioning unit natin. So, 3,680 plus 2,300. Tapos, ang magiging sagot natin is 18,508. So, volt ampere pa yan. Ang kailangan natin is yung ampere niya. So, kailangan natin siya i-divide by 230 volts. 80.469 ampere. Bali dito ni round down ni PEC. Isa yung mapapansin natin dito, di ba? Wala tayong 125 of the largest motor load. Diretso lang siya nag-compute, tapos dinibay na lang sa voltage. At ayun, 80 amperes. Since mas mataas yung sa part 3, yung 83, di ba? Doon pa rin siya nagkaroon ng reference. Makikita natin, di ba, yung wire na ginamit niya is 38 square millimeter pa din. So, kung ano yung mataas, yung pa din yung pinili niya.
Tapos tignan naman natin yung sa overcurrent protective device. So ito may dalawa siya ulit with regard sa non-time delay fuse at inverse time circuit breaker. Ngayon, tignan natin yung sa inverse time circuit breaker. May mapapansin tayong bago dito. Pagdating kasi sa inverse time circuit breaker, makikita natin ulit yung 250% tapos yung highest motor load plus other loads which hindi niya ginawa dito sa sizing ng service entrance conductors. Weird, di ba? Pero tignan natin, i-compute nga natin ito ng iwa 125% itong 1.5 horsepower na room air conditioning unit natin. So ulitin natin yung calculation. So 2,300 × 1.25 + 3,680 + 10,000 + 2,588. Bali, 19,083 siya, tapos i-divide natin by 230 volts. 82.969. Kapag ni-round up natin yan, magiging 83 amperes siya. So, parehas na siya nung calculation dun sa part 3 or dun sa naunang design analysis natin. Same na siya. Kung i-125% natin itong highest motor load. Yun yung napansin natin dito kasi hindi niya ginawa yung highest motor load. Nag-diretso, sum up lang siya and then divide sa 230 volts. So, nakakita tayo ng loophole, di ba? Ayan, pagdating naman sa service equipment, inverse time circuit breaker. So, nag-add siya ulit and then 95 amperes. 95 amperes din yung na-compute sa design 3. Check natin. So, ito yung sa design 3 natin. 83 amperes, di ba? Nag-83 amperes na rin tayo dun sa service entrance conductors natin. Pagdating sa service equipment, ito nag-95 amperes siya. Nag-95 amperes din dun sa optional calculation natin. Ngayon, tignan natin kung magwa 100 amperes siya tulad nung ginawa ko doon sa episode 8 natin. Na kung saan, di ba, ang gagawin natin yung overcurrent protective device rating ng highest motor plus yung other connected loads. Mamimili tayo ng sizing ng breaker natin tapos ipa-plus natin yung other connected loads. Hindi yung raw na 250% times highest motor load and then ipa-plus yung other loads. Para consistent tayo dun sa episode 7 natin. Pagdating dito sa highest motor load natin, ang pinili nating size na circuit breaker dyan, di ba, is 30 amperes. So, iaabang na lang natin yung 30 amperes. Tapos, ang gagawin natin, ipa-plus natin yung volt ampere ng other connected loads then divided by 230 volts para makuha yung ampere. Once na makuha natin yung ampere ng other connected loads, ipa-plus na natin yung overcurrent protective device ng highest motor natin. Tapos tignan natin kung magwa 100 point something din. Ito na yung calculator natin. By 3,680 + 10,000 + 2,588 equals 16,208 divided by 230 volts. 70.469 plus 30 ampere trip kasi 30 ampere trip yung overcurrent protective device rating, no? 1.5 horsepower motor. So mag-a-account siya sa 100.469 to 100 point something din. So lalabas, di ba, kahit magkaiba ng konti yung computation, nag-arrive sa magkalapit na answer. Kaya yung pipiliing size din ng circuit breaker nito, di ba, malamang 125 ampere trip yan. Tapos, isasabay niya rin yung size ng conductor. So, ayan yung optional calculation natin. So, kung gusto niyo ng mas maraming calculation yung electrical plan niyo, lalo na with regard sa design analysis ng electrical load, ayan, pwede nyo gamitin yung nasa episode 2 natin hanggang episode 8 at pati itong sa episode 11 itong optional calculation na to. So, dito nagtatapos yung discussion natin sa optional calculation. So kung gusto ninyo kami samahan dito sa pag-aaral ng electrical system design, bali subscribe lang sa aking channel at see you sa mga future episodes.